Ang mabata niyo pa, katulad ikaw, Mr. Perry, kita mo, makukulong ka. Ilang taon ka lang kay Mr. Perry? 23 po. 23? O. Doon ka natatanda sa kulungan. Naawa ako sa mga magulang mo. Sa iyo, hindi ako naawa. Kahit anong klase pang pagmamakawang itsura mo, nakayuko ka, na parang ikaw ay nagsisisi, I don't give an F. In fact, kumukulong dugo ko sa iyo. Totoo yan. Kung magulang lang, kung ako lang magulang mo, baka tinadyak-tadyak ka na kita eh. Minudmud ko pa yung mukha mo sa inyuturo. Kung ako yung magulang mo, hindi, siyempre hindi ako magulang mo, I'm not gonna do that to you. Pero kung ako magulang mo, mudmud ko sa yung mukha mo sa inyuturo. Naawa ko sa magulang mo. Hindi ako naawa sa iyo. Wala, kahit na tuldok na awa, wala. Alungkot mga anak. Bihira kayo. Gusto ko pang magtanong pero mababaon kayo. Ayoko na kayong baunin pa dahil baon na kayo. Pero sana sa lahat ng mga taugama, isaksak nyo sa isip nyo yung prayer ninyo dahil napakaganda. Gusto nyo, i-recite ko sa inyo yung prayer ninyo. Si Senator De La Rosa, pero Mr. Chair, mahirap na kasuhan yung school kasi napaka dali lang magsabi yung school na hindi sila nagpaalam sa amin. We didn't know. Tinatago nila yung ginawa nilang initiation activities. So doon pa lang pwede na ma-absolve yung school. So kaya nga meron pong gawin tayong pag-amendment sa batas na this time pati yung school talaga dapat mahanapan natin ang butas na para pati sila makasuhan. And therefore this time, tulad sabi ni Senator De La Rosa, magkakaroon na po talaga ng tinatawag na orientation para i-orient mga estudyante doon sa mga nagaganap pagdating sa initiation and activities of the fraternities. May katanungan lang po ako saglit dito kay Mr. Perry. Ito yung pinaka-master, ano? Ano yung sabi ng master initiation ulit? Initiator? Ba yun, Mr. Perry? Parang siya po yung nag-set, naglalakahanap po ng venue, something ganun. Naghahanap ng venue, okay. Paano ka naghahanap ng venue, Mr. Perry? Sir, as I've said, lay low na po talaga ako sa frat. Then, wala na po talaga ako. Hindi na po ako. Hindi, kaya nga, nung ikaw ay nasa frat. Can you remove your face mask? Hindi ka maintindihan. So, nung ikaw ay active pa, okay, so, ikaw ay nagsaset ng initiation rites kung saan magaganap yun. Tama? Yes, ikaw naghahanap ng bahay. Yes po. Okay, yung bahay na hinahanap mo, yung ba ay bahay ng mga kamiyembro mo? May times po na sa Brads po. Sa Brads, may times. So, ibig sabihin kadalasan o hindi lahat ng pagkakataon. So, pag hindi bahay ng kabrad, kaninong bahay ang ginaganap yung initiation? Depende lang po sa may ibabatong venue po. Okay. At ano halimbawa, example, kung hindi bahay ng kabrad, anong venue yon? Sa mga community chapters po. Community chapters. Again, kung community chapters, bahay pa rin po yun ng mga miyembro. Yes po, sir. So, at all times, puro bahay ng mga miyembro para safe. Tama? Okay, very good. Now, kapag nag-schedule ka ng initiation, yan ay sinasabi mo sa mga mas higher up sa'yo. Meron ko mas mataas sa'yo, tama? Yes po. Iyan yung nag-uuto sa'yo, tama? Yes po. So, ano yung mas mataas pa sa'yo? Yung... Sino yon? Yung leader ko po. Leader? Anong pangalan ng leader halimbawa? Master ba ang tawag yan? President? Your, o ano ba yan? Kamahalan? GT po. Panginoon? Anong pangalan sa kanya? GT. Anong sabihin ng GT? Yung Grand Triskelion po, sir. Grand? Triskelion. Triskelion. So, yung Grand Triskelion, yan yung kataas-taasan sa eskulahan nyo for the school year. So, hindi ka gagawa ng initiation o mag-schedule ng initiation without the knowledge of the Grand Triskelion. Tama? So, siya nagbibigay ng basbas na kakausapin mo siya, Grand Triskelion, makamahalan, kami gagawa ng initiation at ito yung listahan ng mga taong maging membro. Tama? And he approves it. Yes. Am I right? Yes, po. Okay. Now, once hinapprove niya yon, anong sumunod na proseso? Na po siya, ire-rely na po siya sa members. Ano yung sabihin? Re-rely na po siya. Re-dye. Other members. Okay. Ano yung sabihin ng re-dye? Relay po. Ah, relay. 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 Yes. Sabihin. Okay. Now, yung Grand Prestigion, anong pangalan niya ni Grand? Anong pangalan niya? Andito ngayon? Nike po, sir. Si Nike. Okay. So, siya ang kataas-taasan doon sa eskulahan niyo for the chapter? Opo, hindi. Okay. Now, bukod kay kataas-taasan si Nike, sino pa mas mataas kay Nike? Hindi ko na po alam, sir. Pero alam ni Nike. Nike, sino mas mataas sa iyo? Kasi ikaw sa Adamson, right? So, sino pinakamataas sa buong Metro Manila? O sa, is that by region? By district? Paano ba, Knight? Is Knight there? Knight. So, ikaw ang Grand, Tris, nahirapan ako, basta't Grand, ikaw ang presidente ng eskwelahan ng Adamson for that school year. So, meron pa mas mataas sa iyo?
Yes po, sir. Sino yon? Yung alumni po namin. Alumni. So, ibig sabihin, siya ay graduate na. Yes po. Okay. And itong alumni ninyo, sinasabihan nyo rin. Bilang pasintabi, right? Yes po. Okay. So, yung alumni, anong year yun? Yung previous year? Yes po, previous year. Okay. So, si alumni, sinasabihin yung grandmaster, yung overall. Di ba, meron kayo tinatawag na overall? I don't know kung grandmaster bang tawag nun. Overall na kataas-taasan sa inyong fraternity. Na siya yung pinakahari. Tama? Is he being informed as well? Kataas-taasan. Is he being informed? Nike? Yes po. Kailangan mo ng abogado, hindi? May abogado ba sa likod? Yes. No. Anyway, Mr. Chair, hindi naman ito in-implicate ko siya ang sa akin kumukulong ng information about the setup, yung organizational chart nila at setup kung paano nagaganap yung initiation. So, I think hindi naman siya mapapahamak dito siguro. So, Nike, di ba, hindi ko mapapahamak dito. Tinitingnan ko lang, sinisilip ko lang, tinitingnan ko lang the big picture about your organization. So, sinabi mo na sa akin, ikaw yung presidente sa school. Mas mataas pa sa yung alumni ng school. So, ang gusto ko malaman, sino pa mas mataas dun sa alumni? Meron ba kayo tinatawag na master, yung pinaka-presidente, halimbawa ng NCR, o buong Pilipinas? Ano ba susunod? After dun sa alumni, meron pa mas mataas sa kanya? Yung sa alumni po sa chapter lang po namin. Chapter? Yes po. Okay. So yung alumni sa chapter ninyo, meron ba siyang pinag-reportan na mas mataas pa sa kanya? Regardless kung yun ay sa chapter or sa ibang chapter, yung leader o presidente as a whole. Maybe it could be sa lahat ng fraternity nyo sa NCR o sa buong Pilipinas? Meron? Siyempre, di ba sabi mo alumni? Okay, nag-report ka doon. So, sino mas mataas sa alumni sa pagkakala mo? Pag sa chapter po namin, yun na po yung pinakamataas sa alumni. Pero pag sa iba pong chapter, doon na po yung may mga NCR. Ganyan. Exactly. So, mas mataas sa chapter ninyo, sa bawat mga chapter, bawat eskulahan, meron pa mas mataas sa lahat ng mga eskulahan. Sino yun? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Ilang taong ka na ba naging fraternity member? Kasi sabi mo, eskulahan, di ba? Alam ko, Mr. Chair, meron yan eh. Mas mataas pa yung kataas-taasan na pinag-reportan lahat ng mga alumni. Na kayo nag-report sa alumni kasi senior nyo yun. And then, yung mga alumni may pinag-reportan na tao. Yun ang gusto ko matumbok. Kasi, Mr. Chair, yung gusto ko pati yun mapaparusahan. Para this time, yung master na yun, yung pinaka-grandmaster, if you will call it, if you will, then siya yung mag-iingat. Sasabihin niya, from now on, mga bata, hindi kayo gagawa kasi respetuhin yung Mr. Chair kasi siyang kataas-taasan eh. From now on, walang mangyari initiation without my consent, para kailangan malalaman ko, dahil kung hindi pati ako ay makukulong reclusion perpetua. So from the grandmaster, if you will, to the alumni, to the president, up to the master initiator, lahat sila mag-iingat na, dahil kapag merong na hazing, lahat kayo sama-sama sa kalabozo, reclusion perpetua. Yung pinitinutumbo ko, Dr. Rafi, if I may butt in, parang ang setup ng Taugama, autonomous yung mga chapters. Walang centralized. Okay, hindi ko siya alam yun, Mr. Chair. Leadership. So, autonomous. So, autonomous sila. So, tama ba yun, Nike? Yung chapter sa University of the East, hindi, walang pakialam doon sa Adamson, ganun din sa Far Eastern University. Tama ba yun? Yes po, parang ganun. Pero somehow, Mr. Chair, pagkakalam ko, meron siyang nirecognize na isang nirespeto. Yung chapter ng school, meron siyang nirespeto sa kataas-taasan. In other fraternity, they call it grandmaster, I believe. Yung pinaka-elder nila. So, meron yung pinag-reportan. Yung pong gusto kong tumbukin, na pati yun, isasama sa reclusion perpetua. Dahil yun ay ginagalang, so yun ang magbibigay ng instructions. From now on, no initiation will occur without my consent. Lahat dadaan sa kanya, para lahat sila tatamaan pag may nangyaring hazing. Only then, this will put a stop dito sa kabalaghan o kabalbalan na hazing na ito. You agree with me, Mr. De La Cruz? Yes, po. Yes, po. Para matigil na po talaga ito, tulong yan. Ang babata niyo pa, katulad ikaw, Mr. Perry, kita mo, makukulong ka. Ilang taon ka na ngayon, Mr. Perry? 23 po. 23? O, doon ka natatanda sa kulungan. Yan ba yung naisip mo? Anong naramdaman ng mga magulang mo? Nagsisisi? At ikaw, siyempre, naaway magulang mo, wala nang magawa. So lahat kayo,
makukulong tayo dyan. I don't have anything against fraternity. Because protektado pa yung ating constitution, freedom to organize. Nasa constitution yan. However, dapat maglalabas din tayo sa ating constitution na proteksyon para sa mga would-be victim of hazing na dapat matindi yung parusa. Proteksyon para doon sa mga maging biktima sa hazing. Protektado yung organization. Dapat protektado rin ang husto ang mga membro, ang mga gusto maging membro na eventually sa padalos-dalos ng kanilang organization naging member, naging victim ng hazing. Anyway, Mr. Perry, naawa ako sa mga magulang mo. Sa iyo hindi ako naawa. Kahit na anong klase pang pagmamakawang itsura mo, nakayuko ka na parang ikaw ay nagsisisi, I don't give an F. In fact, kumukulong dugo ko sa iyo. Totoo yan. Kung ako lang magulang mo, baka tinadyakan na kita eh. Minudmud ko pa yung mukha mo sa inituro. Kung ako yung magulang mo, hindi, siyempre hindi ako magulang mo, I'm not gonna do that to you. Pero kung ako magulang mo, mudmud ko sa yung mukha mo sa inituro. Naawa ko sa magulang mo. Hindi ako naawa sa iyo. Wala, kahit na tordok naawa, wala. Thank you, Mr. Chair. Senator Pulpo, siguro we've been receiving text messages na hindi naman daw dapat ma-generalize. Meron ding mga miyembro ng Taogama na mabubuti kasi meron kayong code of conduct. Alam niyo naman 'yon, hindi siguro number one na code of conduct niyo is treat others as you would like others to treat you. So siguro nalihis lang itong chapter na ito before we proceed further kasi in-structure ko kanina, pahapyawan natin yung factual circumstances tapos papasok tayo dun sa school authorities. Unless may tanong pa si Senator Robin Hood dun sa facts, papunta tayo dito sa mga eskwelahan, sa CHED, sa Adamson. Unless may tanong si Senator Robin dun sa mga nangyari, we'll give him the floor. Senator Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Ako po ay isa sa nalulungkot dito sapagkat malapit sa akin ang mga triskel yun eh. Dinala ako dito sa Canada eh. Hindi ko maintindihan itong mga batang to eh. Ano bang, pwede bang masagot niyo ako? Alam niyo ba kung ano yung triskel yun prayer? Alam niyo yun? Pwede bang pakirecite niyo sa akin? Ito itong Grandmaster, di ba ikaw ang Alam mo yung Triskelion prayer? Sa ulado, sir. Hindi mo sa ulado. Ayoko na kayong makakalungkot mga anak. Bihira kayo. Gusto ko pong magtanong pero mababaon kayo. Ayoko na kayong baunin pa dahil baon na kayo. Pero sana, sa lahat ng mga taugama, isaksak nyo sa isip nyo yung prayer ninyo dahil napakaganda. Gusto nyo, i-recite ko sa inyo yung prayer ninyo. Ito po, English eh. Pero pipilitin ko. Triskelion prayer. Almighty God, bless this brotherhood and sisterhood of ours, that we may succeed in all of its endeavors, enlighten and strengthen our Premier, Secretary General, Chairman, and Chapter's Grand Triskelion. So far then, to maintain the highest standard of decision-making for a better and successful Taogama P, Taogama Sigma Fraternity and Sorority. Amen. Yun po ang inyong prayer. Oh. Highest standard of decision making, mga anak. Goodness. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. And that will form part of the record, Senator Padilla. Aside from the prayer you just recited, merong code of conduct. Napaka haba po nito. So siguro itong nangyaring ito, sabi nga hindi dapat i-generalize, nalihis itong mga to, pero talagang nakakaawa ang dahil 22 anyos, 23, tapos hindi na kayo makagraduate. Who is to blame? Yung batas siguro nandun eh. Your parents? Lahat ba kayo estudyante na Adamson? Pakataas ang kamay. Sinong hindi estudyante sa inyo? Lahat estudyante? Ikaw hindi estudyante? Dalawa hindi estudyante? Tatlo hindi estudyante?
And yet, you're part of the Adamson chapter? Sumali lang kayo sa initiation. O, tumulong kayo sa initiation. Ba't kayo nandito? Anong... anong papilin sa kong tatlo? Teka, teka. Anong pangalan nyo isa? Inaka-orange muna. Inaka-orange? Ito, ito. Anong pangalan mo? Mark? Oh, kwenti siya kasama. Makoy po. Makoy. So, na-implicate ka eh. Lumalabas yung pangalan mo dito sa mga sinumpaang kasalaysay. Ano ang naging role mo dito? Ba't hindi ka kasali sa chapter? Hindi kasali sa initiation? Ano ang naging... Member siguro? Frat member? Frat member ka? Ibang chapter o ano? Makoy? Not even? Magsalita ka, Koy. Ano ka? Ako po yung sa venue. Sa venue. Okay. Ikaw yung bahay nung kinuko yung under construction. Si Loki. Pero makakasingit, Mr. Chair. Yes. So, ikaw yung sa venue. Pero yung nag-contact sa'yo, fraternity brother. Okay. Go ahead, Mr. Chair. Sorry. So, yung isa, si isa nagtaas na kamay, yung naka-black. Yeah. Ano pangalan mo? Anong nickname mo? Ikaw si Slaughter? Sino ka? Lambert po. Lambert, oh. Lambert. Ano naman ang... Bali po, ang nangyari po kasi... Member ka ng frat? Opo. Napunta lang po ako doon sa venue kasi mag-re-remit po ako ng ticket. Hindi po sa venue po literal nung pinangyarihan, doon po sa lugar. Kasi mag-re-remit po ako ng bayad sa ticket and ibabalik ko po yung ticket na sa project po ng Taogama din, ng Binyan po, which is Bikini Open. So pagpunta ko po doon, nabanggit na po sa akin na to, tol, parang may nabibigay doon. So ako naman po, napapunta lang po doon sa venue. Pero hindi po talaga kami kasama doon sa negotiation. Opo. Pero Mr. Chair, the fact na pumunta siya doon sa venue at he failed to report sa mga kinakulan na may nangyaring initiation, eh kasama ka dapat talaga. Tama lang yun. Tama lang yun na makasama ka. Member ka ng Taogama Adamson chapter? Hindi po. Ba't ka naman doon magre-remit? Anong... Taga doon po kasi sa Barangay Castillo yung brand po na pagbabalikan ko po nung ticket sa anong bayad. Nabalitaan mo may initiation. Dumalaw ka na rin. Hindi po. Hindi po kami napasama sa pagpaluan kasi po off-limits po yung ano nila. Pumasok ka dun sa bahay na under hindi po. Saan ka nag-remit? Sa labas? Hindi, wala naman po dun sa... So wala ka dun? Wala kang... Eh, ano yan? That's a matter of wala defense. Po kami dun sa pinag... sa bahay po na pinag-anuhan nila. Sa sukat, wala ka? Saan po? Sa sukat, sa Paranaque, na nagpunta? Wala po. Wala na po kaming idea dun. Kumbaga po, ang nangyari po kasi... Pag alis po nila ng Binyan, wala na po, hindi na po kami nag-uusap. Kasi hindi po namin talaga sila kilala. Na ituro ka lang. That's a matter of defense. Siguro sa pagpresenta ng ebidensya mo sa DOJ, yung ilalabas yan. Pero Mr. Chair, alam mo na may mangyayari initiation sa lugar na yon, although hindi ka nag-participate doon, sinabi mo, am I right? Nalaman na lang po doon. Kaya nga, alam mo na may mangyayari, may magaganap na initiation. Doon na po, on the spot. Kasi dumating po ako doon. Kaya on the spot, on the spot, ongoing initiation. Although hindi ka nga po kasama sa pumalo, pero alam mo na may nagagalap na initiation. Kasi kailangan ko to para pag-craft ko ng batas, eh may isama ko itong mga interview ko sa inyo, may isama doon sa mga napag-usapan natin dito. So, alam mo, on the spot, nakita mo. Hindi ko po nakita. Okay. Pero alam mo naman, may magagalap na initiation. May nagaganap na. So, therefore, since hindi nagpaalam sa school, hindi nagsabi sa school yung mga nag-initiate, then dapat responsibilidad ngayon ng any member or anybody, not even a member, kahit na si, hindi siya member ng frat, dapat i-report niya sa mga otoridad na may nagaganap na initiation para yung initiation rights will be monitored by the authorities. I-report sa barangay, i-report sa mga police, yun po, Mr. Chair, isa sa mga itadagdag kong batas na babaguhin. So, pag yung may tao doon, member or not, na alam niya initiation is going on, tatanungin niya dapat, ito ba'y alam ng motoridad? If the answer is no, then dapat sasabihin niya sa motoridad, sa mga pulis sa barangay, may nangyayaring initiation para pupunta ng barangay at pulis, tatawag niya mga magulang, and then i-regulate yung nagagalap initiation. Failure to do so, may responsibilidad yung mga katulad mo na para makulong din. In this case, ngayon, I cannot say. Wala pa kasi tayong batas tungkol dyan. Maraming salamat.